Good day sa inyo guys and welcome sa aking ride vlog. Gusto ko sana i-testing yung chest mount na binili ko pero ang camera na gamit ko ngayon ay yung phone ko. Wala pa kasi akong budget para sa action camera kaya pasensya na ako din hindi nag-expect ng good quality video. Magiging shaky at baka mahilang ilan sa inyo. Sorry! But please bear with me na lang muna until makabili ako ng proper equipment for vlogging. Kasi ngayon may gusto din sana akong i-share sa inyo. Marami pa rin for sure ang nahihirapan at nagtitiis sa pagpasok sa kanilang mga trabaho araw-araw. Kasi hindi pa lahat ng public transport available na bumiyahe. At the same time, karamihan either point to point or may specific na lugar lang yung biyahe ng mga public transport natin. Kaya yung iba sa atin medyo nag-aalangan din na sumakay dahil siyempre hindi natin alam kung saan o kanina natin makukuha yung virus. Kaya ang isang solution dito ay yung bike commuting or ang mag-bike to work. So, kung first time mo mag-bike to work, para sa iyo itong vlog na ito. Okay guys, so ngayon mag-share ako ng tips at advice sa mga first time pa lang mag-bike papasok sa kanilang mga trabaho. Ako kasi 4 years na nagbabike at marami na akong experience at na-encounter sa bawat biyahe ko. Kaya naisip kong mag-share ng tips kung paano nyo paghahandaan ang inyong pag-bike to work. Sabihin natin may plano kang bumili ng bike o nakabili ka na, brand new, second hand, or matagal ka na may bike. Pero first time mong lumabas sa lugar ninyo para gamitin ang iyong bike papasok ng trabaho. So, ito ang ating tip number 1. Bike check. So, tulad ng isang motorista, kailangan nyo rin syempre i-check lahat sa bike ninyo. At least one day before kayo pumasok. Check yung mga gulong kung malambot o flat. Ang mga preno kung makapit at hindi matigas-pigain. Ayos ang shifting ng bawat gear. At syempre kung malinis ang inyong bike. Tip number 2. Sapat na tulog. Malapit man o malayo ang inyong trabaho, kailangan maayos ang tulog nyo. Kasi pansin ko base sa experience ko, kapag tiyat ka tapos magbabike to work ka, iba yung pakiramdam, parang lobat ka, mabilis ka mapagod kahit nagkape ka na, iba yung feeling eh. Kaya hanggat maaari matulog na maaga, kung hindi may iwasan na mapuyat at magbabike kayo kinabukasan, i-suggest ko na umalis kayo ng medyo maaga tapos hinay-hinay lang muna sa biyahe para hindi mabigla din yung katawan ninyo. Tip number 3. Almusal. Alam ko nakasanayan na ng marami sa atin na mag-almusal ng kanin. Yung iba sa atin kailangan busog talaga para makatagal sa trabaho hanggang mag-lunch break. Pero kung kayo ay magbabike papasok right after mag-almusal, hindi yan advisable. Pwede kasi kayo maging bloated o yung pakiramdam na parang hindi natunawan. Pwede rin sumakit ang tiyan ninyo or pinakamalala, baka magsuka kayo bigla sa daan. Kaya much better mag-breakfast kayo before maligo para may enough time ang tiyan ninyo na magpatunaw. Ako kasi tinapay lang sa umaga, hindi ako sanay magkanin.
Tapos nagdadala na lang ako ng biskuit para may makain kapag nagutom. At advice ko rin sa inyo, magbaon kayo ng tubig. Kasi kailangan hydrated tayo palagi para mabawasan yung init sa katawan at may balik yung tubig na nawala sa atin. Tapos ito din, halimbawa na hindi kayo kumain kahit konti dahil late na kayo tapos puyat pa kayo, mag-ingat din kayo sa ganyan. Kasi merong term yung mga siklista na tiyatawag nilang bonking, meaning tumirik yung katawan mo. Bale, mabilis kang hihingalin yung mga kamay, paa mo, parang nagmamanhid at nangingimay yung parang yung mga langgam na gumagapang. Tapos ang sama ng pakiramdam nyo, yan ang iiwasan ninyo. So anong gagawin kapag ganyan? Huminto muna kayo, magpahinga muna kayo mga 5-10 minutes. Dandaan lang sa pag-inom ng tubig. Tapos kapag okay na kayo, hinahinay lang muna sa pagpadyak. Tip number 4, tools at equipment. Aside sa baonin yung uniform or extra shirt na pamalit ninyo, maganda kung may baon din kayo mga gamit sa bike. Kapag may enough budget na kayo, try nyo mag-invest ng mga gamit tulad ng helmet, mga ilaw sa harap at likod. Hindi lang yan arte or pangporma, para rin yan sa safety ninyo. Kasi ang aksidente nandyan lang yan. Kapag nabago kang ulo natin sa isang aksidente, hindi natin alam kung buhay pa tayo o lantang gulay na. At yung mga ilaw naman, para makita tayo ng mga sasakyan sa likod at mga kasalubong natin, lalo na kung ang labas niya sa trabaho ay gabi na. So samahan niyo na rin ng lock sa bike, dahil marami ang naglipa na ng mga magnanakaw ng bike ngayon. Tapos sa mga tools, invest din kayo tulad ng mga multi-tool para kung may mag loose na tornilyo, naputulan ng kadena, o may kailangan kayong i-adjust sa bike, magagamit niyan. Yan. Then, tayo pong circuit, saka pambomba ng gulong, para kung ma-flatan kayo, hindi kayo ma-stranded o maglakad pa uwi or papasok ng trabaho. Yan ang mga importante, kasi di natin alam kung kailan tayo dadakuan ng malas. At least kung may tools kayong dala, pwede mong maayos yung problema ng inyong bike. So yan guys ang aking mga tips and advice na ma-i-share ko sa inyo kung paano niya pag-aandaan ang inyong pag-bike to work, lalo na kung first time yung gagawin to. I hope makatulong sa inyo somehow. Alam ko yung ilan sa mga nabanggit ko ay mga paalala lang, pero syempre kasama talaga sa preparations na gagawin ninyo. Please be safe, hindi lang sa pagbabike pero sa virus din, dahil hindi pa tapos ang ating laban. So thank you guys for watching. Please don't forget to hit the like button and subscribe. And kita kits ulit sa next vlog. Thank you.